welcome back to my YouTube channel. Hi. Inyong, anyong. Busy si Yunyok sa likod kasi naglalaro siya ng cellphone. So, today, na kung napapansin nyo, nakabukas yung ilaw dito sa sasakyan. So, gabi ngayon, nag-vlog kami ni Yobo ng gabi. Actually, kanina, nag-isip ako na mag-vlog ako ngayong araw na to. Pero hindi ako nakapag-video morning hanggang hapon kasi hindi kami makalabas ni Yunyok sa sobrang init. Sobrang init talaga ngayon dito sa Korea, guys, kasi hindi siya mahangin. So, pag lumabas ka, maraming nai-heat stroke dito ngayon sa Korea. Minsan, nakakarinig ako lagi ng mga ambulance, fire truck, minsan nagkakaroon din ng sunog. Lalo na dito sa province, guys, kasi yung mga matatanda, matitigas ang ulo nila, hindi naman sa pag-aan. Hindi ko naman nila lahat. Medyo matitigas ang ulo nila kasi, syempre, nagpa-farm sila, di ba? Kahit mainit yung oras, mainit yung panahon, ng ganung oras, nagpa-farm pa rin sila. Kasi, syempre, sa kanila, trabaho is life. Kaya, kahit na hirap sila, ayan, halos ma-heat stroke na sila. Ayun, diretso na lang sila sa ER. So, ayun guys, nag-night vlog tayo today. Wow, diba? Ang vlog natin for tonight, guys, is pupunta tayo uli sa Sumun Sijang Market kung saan kami kumain ng maraming street foods doon. Kung natatandaan nyo guys, nung pumunta kami doon is wala masyadong tao. That time is November. Ano yun, winter season yun guys. And pandemic, di ba marami pang bawal. Bawal pa masyadong crowded na tao. Bawal din yung di nakamask. Bawal din yung may social distancing din. Kaya ngayon, babalik tayo doon at i-compare natin kung ano yung magiging nightlife nila this time. Kasi this time is pwede nang hindi nakamask. Pero for sure, mga nagmamask pa rin sila. Pwede na rin ang crowded. Kumbaga parang back to normal na. So, tingnan natin kung anong magiging itsura ngayon ng Sumun Sijang. Actually, nag-i-start yun ng from 7 PM hanggang alas 2 ng madaling araw. Pero nung last time na punta namin doon, 11 pa lang nagpapakat na sila. So, paaga na silang nagsasara. Pero ngayon, sabi ni Yobo, yun nga, for sure, hanggang alas 2 na sila na madaling araw. At saktong-sakto din, guys, kasi hindi pa kami kumain, hindi pa kami nag-dinner, so, plano talaga ni Yobo today is pumunta doon. Kaya, hindi kami kumain para marami kaming makain doon. So, tara, let's, guys, punta tayo doon. Sama ko kayo. Joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. No. Look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep. Andito na tayo guys sa Sumun Sijang. Meron siya na kilalang mas bata sa kanya. Gusto niya kasi bumili rin nung katulad kayo niyo. Tinuro niya kung saan niya binili. Ayan, kalaro na niya. Ang lakas ng music, guys. Baka makapiright tayo. Si Yobo na yung bumili ng mga food. And nakabili kami ng
ito. Wow. And ito, makchang. Makchang is yung parang isaw dito sa Korea. Yan. Ito muna yung binili namin. May mag-take out na lang kami. Ayan guys, dumating na si Yogo. Bumili siya ng takoyaki. Ayan. Si Yunyok pa, ano siya? Pa lakad-lakad kasi meron siyang ano, kalaro. Yunyok! Eh. Kain tayo guys. Yunyok, palin mo go, Ije. Bumili si Yogo ng ano? Drinks. Move on, move on. Excuse niya guys. Kundo, umayga bundo mo. Move on. Ah, aniyana, ano si na? Ani, ay. Lemon mashi. Lemon. Lemon. Yung lemon mashi. Guys, tapos na tayong kumain. Ah, kami pala. Tapos nag-take out kami kasi kanina hindi ko masyado na-videohan yung ano, pagbili ni Yobo kasi tawag dito, nagkakaubusan kasi ng lamesa. So kapag kasi pupunta ka doon, di ba kakain kami mga lamesa doon. So maraming nag-iintay ng space para makaupo sila at makakain doon. Kami din nag-intay. Buti na lang pagka punta ko dun sa mga upuan, meron nang umalis kagad kaya na-reserve na namin yung sa amin. Kaya hindi ko na na-videoan si Yobo sa pagbili niya ng mga food. Kaya pinakita ko na lang sa inyo kanina, diba? Tapos ngayon, nag-take out kami. Ito lang, yung mga na-videoan ko. Si Yunyok, ayun. Medyo na-stress si Yobo kasi nga, palakad-lakad ko sa saan pumupunta, ay magpahawak. Medyo matigas ang ulo niya ngayon. Pero okay lang. Nag-enjoy naman si Yunyok kasi may mga nakilala siyang bata. Tapos nakabili siya ng laruan niya. Magubole, honey. Magubole. Saka na, honey. Si Toto Hyoji. Nakauwi na tayo ng bahay, guys. Wala yung ilaw. Pagoda na si Yunyok. Pare, talaga. Gusto niya pa raw daw maglaro. Kahit pagod na siya. Nakatulog siya sa sasakyan. Ginising lang siya ng papa niya. Ula ka pali. Ayaw pa maglakad. Ula ka. Si Yobo, ayun, pinagyo lang yung sasakyan na mamatay yung ilaw. Akyat na lang daw siya. Pagkatapos niya ipark yung sasakyan. Ano na, past 11 ata. Kasi yung ano natin, biyahe natin guys is 45 minutes. Kaya medyo hinabi na. Past 12 na pala guys. Kala ko past 11 pa lang. Sobra. Kaya pala si Yunyok nakatulog na sa sasakyan. Kasi ganitong oras, ano na yan eh. Tulog na yan eh. Or, ano na, madaling araw na pala. Pero kung titignan nyo, di ba may mga tao pa rin. Yung ano, Shijang na yon, nung actually di, hindi ko na, simula nung nag-vlog ako, hindi ko na pakilala sa inyo yung ate ko. Yung ate ko is, dito siya, nag-stay siya dito ng ilang years. Mag-3 years ata siya dito, in-invite ko siya. Unang punta niya dito, nadala ko siya dyan sa Sumon Market. Alam ko may picture pa ako nung nagpunta kami dun. Sobrang daming tao, siksikan talaga. Pakita ko dyan sa screen, yung picture na yon. Although ngayon is mas marami siya compare nung nagpunta kami ng unang-una. 'Di ba? As in talagang konti lang yung tao kasi nga gawa ng corona. Ngayon, mas dumami siya kaysa compare dun sa ano sa nakaraan. Kaya na-enjoy ni Yunyok yung pagtingin-tingin doon ng mga ano
ng mga pagkain. Tapos ang dami niya nakita ng mga ilaw-ilaw. Di ba nakabili siya ng isa yung parang electric fan na ilaw. Tapos ano, may mga bata na rin na talagang lumalabas. Meron siyang nakausap ng mga ano, ng mga bata. Tapos ayan, medyo yun nga, sabi ko kanina, si Yobo kasi nag-aalala siya gawa ng, nasa siya kanina, di ba? Nag-aalala siya kasi si Yunyo. Paano siya, palakad-lakad siya, tapos pag dinatawag siya, hindi siya, hindi ko alam kung hindi niya naririnig eh. Kasi may music, maraming tao. Dare-dare siya sa lakad kahit di niya kami nakikita, parang hindi siya takot mawala. Kaya na-stress si Yobo. Kasi nga, pag nawala siya, paano na lang, di ba? Parang hindi niya masyadong na-enjoy yung si Yobo, hindi niya masyadong na-enjoy yung ano doon, pag pagtingin-tingin doon, pagkain doon, kasi nga, nakatutok siya kay Yunyo, kasi baka kung saan pumunta. Tapos, ayun, nakapag-take out tayo, guys, ng food, yung yakisoba, at saka, ito, ano ba itong menu namin na to? Basta, ito, meron din atang rice to. Nakalimutan ko yung binili natin. Hindi ko na buo. Ito yung yakisoba. Ito, tsaka yung kanina, nakain na namin yung sewo. Ayan, kimpa pala. Kasi pwede itong kainin bukas din. Pag hindi namin nakain today. Actually, busog-busog na ako. Ayan na si Yobo. Mukhang nakatulog na naman si Yobo. I-check ko nga si Yobo. Parang nakatulog na naman siya. K.O. Nenehe, himdaro. Namumula na yung mata niya. Wawa naman ang bebe. Hindi pa nakapag-toothbrush. Pag-toothbrushing ko muna siya. So, ayan guys. Maghihilamos na ako. Si Yunyo, pag-toothbrushing ko na, paghihilamos ko din. May mga bahid pa siya ng mga pagkain dito sa bibig. Hindi siya napunasan. And antok na bago siya matulog. So, dito ko na i-end yung vlog ko, guys. So, maraming salamat sa mga nanonood pa rin ng vlog ko. And I hope na na-enjoy yung vlog ko today. And sana nabusog ko yung mga mata nyo sa mga nakita nyo. At for sure, naglaway kayo dun. So, ayun guys. Bye guys! Don't forget to click like and subscribe on my YouTube channel and hit the bell button para ma-notify pa rin guys sa mga video na gagawin ko. Salamat guys!